Hello guys, welcome back again to Birdtronix TV. Ang topic natin ngayon guys ay tinatawag na coefficient of approximation. Okay? Coefficient of approximation. All right? From the last video or lecture, napag-usapan natin that a basis function, the set of 1, cosine nx, sine nx, are basis function na kayang mag-represent ng any signal or any other function. So yun yung ating first claim, no? And ang ginagamit natin para malaman kung merong pagkakapareho ang ating mga signals pag ginamit natin sila at represent natin sila using our basis function ay yung tinatawag nating inner product. And the inner product is defined as, for example, f1, f2, inner product not equal to 0. Ang ibig sabihin niyan, may similarity, no? Alright. And again, if it is equal to 0, no similarity. So alam na natin yan from the previous videos. Right? And then, in general, yung mga function or signal can be represented by the basis function. And what are those basis function na laging pwede natin gamitin para ma-represent ang mga function natin or any given signal? Ito yon guys, no? At least, ito munang tatlong to ang pag-uusapan natin. There are other basis function, but these are the three na usual na gagamitin natin. Okay? Pero, para ma-represent ko ang isang f of x, let's say, I am given f of x. Okay. Para ma-represent ko siya, okay, ng another function, let's say ang other function ko ay g of x, okay, kailangan kong kunin yung tinatawag na coefficient of approximation. Okay. Yan. So, yung coefficient of approximation na yan, yung magbibigay sa atin ng scaling factor para ma-represent ko si f of x in terms of g of x. Alright? So, for example, magbibigay ako ng dalawang function. And tatawagin ko yung isa ay f1 of x. Okay? And then given ako ng pangalawang function, tatawagin ko siyang f2 of x. And then sabi natin, kaya kong i-represent si f1 of x, okay, via f2 of x. Pero kailangan kong kunin itong tinatawag na coefficient, no? Okay. So, yan. Oh. Ano yung pinakasimple na mabibigay natin na example dito? For example, I have f1 of x. F1 of x. Given na limbawa ako ng 5. Just a constant. And then, f2 of x. Alright. Given tayo halimbawa ng 10. So, paano ko maire-represent? So, gagamitin ko muna itong formula na to na pinakasimple na pinakita ko sa inyo ngayon. F1 of x equal to some coefficient o scaling factor natin times f2 of x. So, ang f1 of x ko ay 5. Ang f2 of x ko ay 10. But again, kailangan ko makuha itong coefficient. So, this is 10. And napakadali lang naman ito kasi kitang-kita natin na si coefficient should be equivalent to 5 over 10. Or 1/2. Okay? So you might want to check, no? Yung ating f1 of x coefficient, okay, times f2 of x. So sabi natin given tayo ng 5, okay? Coefficient ko nakuha ko na as 1/2 times f2 of x natin is 10. So therefore, 5 is equal to 5. Right? Halimbawa naman ito, given tayo isang example na naman na madali lang. F1, oh, hindi ko na sila lagyan ng some variable dependency, no, para mas simple. Let's say this is 3. And then F2, let's say this is 9. Okay, with the formula, F1, gusto ko i-represent si F1 in terms of F2. So meron ako ditong sabi nating coefficient times F2. So I have here 3 as F1, then my coefficient, okay, and then I have here 9. So, what is the coefficient na kailangan ko para ma-represent ko si 3 in terms of 9? Okay? So, ibig sabihin, meron akong 3 over 9
or one-third na coefficient na kailangan. And again, pag kine ko, F1, okay, equal to coefficient, right, times F2. So, meron ako dito 3. I know my coefficient now as one-third, okay, and then times F2. Sorry, alam na natin F2. F2 is 9. So, therefore, 9 times 1/3 is 3. Tapos, meron tayo dito 3 na F1. Okay. So, yan lang yung pinakasimple natin na sinasabi na kailangan ko lang kunin yung coefficient of approximation. So, meron yung general formula, no, na pwede natin gamitin for all the given function para makuha ko kung meron silang similarities at makuha ko yung tamang coefficient of approximation or scaling factor natin. Right? Okay, guys, no? Ang general formula for coefficient of approximation. General formula. Ayan. So, given daw tayo ng mga functions, okay? Ang general formula for coefficient of approximation, okay, is equal to T1 to T2 interval integral of F1 of, for example, T times F2 of T dt. So, meron tayong dalawang function, F1 and F2, divided by the integral pa rin, no? From interval T1 to T2. And then, yung ating F2 squared dt. Okay? So, ang ating ginagamit yan na function para mag-approximate ng F1 ay F2. And this is the formula. So, let us say, balikan natin yung ating example kanina. Given ako ng F1, no? Applicable to kahit sa mga constant. Given tayo F1 of T, kanina, 5. Alright? And then, F2 of T equal to 10. So, apply natin yung formula para makuha natin yung coefficient of approximation. So, therefore, I have here the formula finding the coefficient. So, meron daw ako ditong interval na T1 to T2 of the integral ng ating F1 of T. So, that is 5. And then, our F2, okay, is 10 dt. Right? Tapos, sa ilalim, okay, integral ng ating F2 squared. So, magkakaroon lang tayo dito ng 10 squared dt. Okay, integral of 10 squared dt, interval T1 to T2. So, 5 times 10 is just a constant. Pwede ko siyang ilabas. Okay, that is 50. And then 10 squared is 100. Pwede ko rin siya ilabas kasi constant lang naman yan. And integral of dt, okay, ang matitira na lang, which is equivalent to t. Pag in-evaluate ko yung kanyang interval, so magkakaroon ako dito ng t2 minus t1. Alright? And the same time, no, dito sa baba, integral of dt is t evaluating with the interval. So this is t2 minus t1. And makikita natin na pwede natin itong i-cancel, no? This is equivalent to 1. And makikita natin ngayon na ang ating coefficient is also equal to 1/2. Which is the same, no? Nung ginamitan natin ng simple, sabi natin, observation na 1/2 talaga para may present mo si 5, may represent mo si 5 ng 10, no? Okay? So, yan ang ating example. So, now, paano naman natin yan, no? Magagamit yung formula na yan at para magkaroon siya ng sabi natin significance, no, dun sa ating analysis ng signals. So, important point, no? Important points. Okay? Some observation. Pag yung ating coefficient of approximation is not equal to 0, ang ibig sabihin niyan, you can represent, okay? You can represent F1 can be represented by F2. Okay, how about this is our first important point. Second, if coefficient is equal to 0, no similarity, F1 cannot be represented by F2. So, wag mo nang ituloy. Masasaktan ka lang, no?
dahil wala ka rin makukuha at laging zero lang ang lalabas dyan. Alright, that is the two important points na dapat natin tandaan in determining coefficient of approximation. Now, maybe you have a question. Ang tanong natin ngayon is, how can the set of, sabihin natin, basis function 1, cosine nx, sine nx, okay, nx, can represent every other function. No? So, ganito yung gagawin natin. Simple lang, no? I-apply lang natin yung ating general formula. Let's say, ang ating f1 of x, so let us write our general formula. Muna, coefficient of approximation equal to, again, integral from t1 to t2 of f1 of t. Okay? Or let's say f1 of x kasi x yung nakalagay ko doon na variable sa ano, sa taas para consistent. F1 of x, okay, times f2 of x dx, all right? Over integral in the interval t1 to t2 of f2 of x squared dx, no? So, all right. So, given isang function, let's say ang function natin ay f1 of x equal to our function and we call it f of x. Tapos i-approximate ko siya using this three, no? Basis function. Yan. 1 cosine nx sine nx. And tatawagin ko siyang f2 of x, no? Okay, ayun yung ating mga f2 of x. Tatawagin ko tong f2 of x. And then we will evaluate one at a time. Paano mo makukuha yung coefficient? So let's say I have f2 of x, first example natin, equal to cosine nx. Okay? So yung cosine nx natin, pwede ko siyang lagyan ng coefficient. And ang itatawagin ko lang yung coefficient niya na a sub n. So yan yung coefficient of approximation ng ating mga cosine function. No? Okay? And then, i-apply lang natin formula. So, meron akong, for example, in-evaluate ko siya from 0 to 2 pi. Okay? Yung aking f1 of x, which is f of x. Okay? Mumultiply ko sa ating f2 of x, cosine nx, dx. Tapos, all over 0 to 2 pi interval, integral of i-squared lang daw natin yung ating f2 of x, which is cosine. So, ito ay cosine, cosine nx squared dx. So, etong cosine squared nx dx, na-derive na natin to from the last example. And actually, this is equal to, okay? This is equal to pi when we evaluate this one. This is example number 7 dun sa last video natin. Example number 7. So, para makita nyo yung actual computation. And this is equal to pi. Therefore, yung aking a sub n, okay, ay magiging equal to 1 over pi, okay, times the integral of f of x cosine nx dx in the interval 0 to 2 pi. So, yan yung ating coefficient of approximation using our cosine nx as our basis function para ma-represent ko yung f of x. Now, going naman doon sa isa pa na meron tayo, let's say gagamitin ko naman na f of 2x equal to sine of nx. So therefore, meron din akong coefficient of approximation and tatawagin ko naman yung kanyang mga coefficient as b sub n. Applying the formula, let's say we have also the interval from 0 to 2 pi, right? Ng ating integral ng f of x na given, and then sine of x, sine nx, okay, dx, all over the integral, ganun din, no, from 0 to 2 pi, of our f2 squared x. So, this is sine squared nx as our given. Again, this is example number 6 from the last video, no, and pag in-evaluate natin to, having this limit, this is equivalent to pi. So, therefore, yung aking b sub n, okay, b sub n is equivalent to 1 over pi integral from 0 to 2 pi of
sorry, f of x. Any given function, no, f of x sine nx dx. Alright, so yan yung ating coefficient of approximation when we want to approximate our f of x in terms of sine nx terms. Okay, how about naman, gusto kong i-approximate yung aking function, okay, in terms of a constant 1, no? Okay, titingnan ko nga, gagamitin ko yung basis function ko na 1. Okay, and we just apply the formula. So, tatawagin ko na lang siyang a0, no, a sub 0. Okay, and yung a sub 0 na yan, gagamitin natin yung formula from 0 to, for example, 0 to 2 pi. Ang ating f1 of x, okay, again, is given pa rin ang f of x. Alright, tapos f2 of x natin yun is 1, mamultiply ko yung 1. Okay, dx. And then, integral, okay, ng 1 squared from the interval 0 to 2 pi, 1 squared dx. So, ito, itong portion na to, na-evaluate na natin to last time, no, ba? And this is actually, sorry, example number 8. That is example number 8, no? And, nung na-evaluate natin siya, this is equivalent to 2 pi. So, therefore, ang aking a sub o, no, when I want to get the a sub o coefficient of approximation, this is the formula, 1 over 2 pi, i-integrate mo raw yung given function, for example, from 0 to 2 pi, f of x times 1 is just f of x dx. No? So, yan yung mga formula natin na pwedeng gamitin. No? Yan, ito isa para sa a sub 0, ito ang pangalawa para sa b sub n, and then this is the formula, okay, para naman sa ating a sub n. Alright, ang next video natin, magbibigay ako ng visual example para ma-appreciate nyo kung paano ba na-extract ang information, okay, o anong klaseng laman ng isang signal using the approximation, no, at saka mga basis function natin. Alright, so yun yung aking next video. I think hanggang dito na lang muna ang lecture na to, and till next time. Thank you!